Welcome back to my channel, Awis Cover. After ng ilang buwan po na hindi ko pag-upload, marami po kasing nangyari, naging busy talaga at may mga pangyayaring hindi po inaasahan. Ngayon lang po uli ako makakapag-upload ng tutorial. Ngayon po meron po akong customer na repeat customer po. Papagawa po siya uli. Ngayon, ito po yung may share ko sa inyo. Step by step po, paano magsuok. I-share ko po sa inyo muna paano magsukat, tapos paano magtabas at magtahi. Ito po. Ito po yung supa niya. Yan. Yan. Ito po yung ituturo ko sa inyo, yung mga kantuhan na may arm. Kasi po kalimitan sa mga customer ko na nagme-message. Yung po ang tinatanong, ate, paano po sukatin yung mga sulok, yung mga may arm, papunta sa, yung mga, paano po magpapantay, yung sa loob, ganun po. Tuturo ko po sa inyo yun. Kaya pupunta po tayo ngayon doon sa customer ko. Bali, malapit lang po siya, kaso malaki po yung supay, kaya hindi ko siya mabit-bit, madala dito sa bahay. Puntahan po natin siya. Doon po tayo mag-tutorial ng pagsukat. A few inches later. Ito na po, nandito na tayo mga kamesa sa bahay ng customer ko. Ito pa rin yung dati mo. Tatanggalin natin yun. Ayun mga kamesa, dati na siyang may sukat. Ngayon, i-check lang natin kasi ilang taon na po lumipas. Kung lumit siya, nag-compress ba? Ito mga kameses, pag ganito po, ito po yung gusto ko sa inyong ituro, mga kameses. Pag ito po ay lagpasan, yan o, lagpasan, yan, yan, lagpasan po. Pwede na po kayong hindi diretso na po yung cutting natin dito. Madali lang po yan pag yung lagpasan. Wala na kayong kailangan. Buo ito, yan. Ito, so, dito lang kayo mag-adjust sa likod nung ano niya. Ituro ko sa inyo sa isa, ha? Tapos, mga kameses, mula dito, hanggang dito. Ito na pa dito. Ito. Ito po ang dito sa kanto, hanggang dito sa kanto. Ito, mula dito, pwede hanggang dito, yung kapal. Kasi dito tayo magka-cutting dito. Ito. Hanggang dito lang kasi ito yung pinaka-pits niya. Ngayon, yung pangalawang design niya, ayaw na po niya na may pits. Fitted na lang. Kaya, pero dito pa rin ang cutting para dito yung fold. Ito yung magbabatak para mag-fit sa kanya. Kukunin nyo yung total, kabuuan. Ito makikita sa video eh. Yung kabuuan ng mula dito mga kameses sa kanto hanggang dito sa kabila. Ito. Yan, kunin nyo yung sukat niya. Pati dito. Dito sa kanto. Ito muna dito hanggang doon. Parang box na lang po yung gagawin natin. Thank you.
A few moments later. Ito kasi yung likod niya. Ayan. Pag kinat nyo yung likod niya, mag-allowance kayo dito. Ayan. Hanggang dito. Tatahi kayo yan. Para buo yung ipapasok nyo doon, hindi siya magtatalo, maghihiwit. Flat na flat po yan. Explain ko po sa inyo sa pagtatahi ko. Ayan. Square lang po ang cutting niya. Pero, kukunin yung sukat nito hanggang dito. Tapos, yung sukat nito kung hanggang saan yung pinakaano. Mag-adjust lang kayo ng 1 inch. Babawas kayo. Kung bawa, ang sukat nito ay 12, gawin nyo lang na 11. Para hindi babatak doon sa sagad na sagad. Tapos, yung taas niya, yung total niya pag ganun. Pag titingnan niyo po yung tela, ayan po siya yan. Ngayon, hindi nga po kasya yung width na 59. Kasi sakto lang itong 59, ma-short tayo. Maghihigpitan siya. Kaya pag ganyan po ang gagawin kong design. Ayan, magka-cut po tayo ngayon ng 59 by 32. Mag-add tayo ng 1 inch. Ayun mga kameses, nakat ko na yung 59 by 32. Ngayon doon sa tela, maglalagay tayong lagda 7 inch. 7 inches kasi ito yan. Ito po yan. Yan, yung agwat niya. Ito yung kanto niya. Sukat tayo ng 7 inches. Bali 7.5 kasi yung allowance sa pagtahi. Yan. Lalagyan nyo siya, yan ang tanda. Pag tinahi nyo, doon po papatak yung kanto niya. Yan, yan. Ngayon, ito naman po ang kakat natin, yung backrest. Kakat tayo ng 16.5 by 59, kasi 59 po yan. Ito po nakikita yung 72, ito po ay sa back. Kaya disregard nyo po muna, dito lang po muna tayo. Yan, dito po. Cut po kasi siya, diba, pinakita ko sa inyo lagpasan. Kaya dito lang, 59 by 16.5. So, add 1 inch 60 by 17.5. Sa backrest na po tayo, ha. Ayan, mga kameses, nakat na natin. 17.5 by 60. Ngayon, ito po, ang sukat po nito sa ibabaw. Ito po. Ito po ay 6.5. Yan, yan, 6.5 po. Lalagyan po natin ng tanda dito. Pag ganyan po kasi ito. Ito yung backrest niya. Ito yung sa tabi. Lagyan natin siya ng 6.5 plus half inch, 7. So, katayin 7. Para dun po nyo yun na po yung pinakakanto niya. Mandali lang po ito kasi kantuhan lang. Wala pong curve. Yan. Kaya ito po, pag tinahin nyo, nakaganyan na siya. Yan. Sana po mga kameses na ano yung mahirap po. Wala akong cameraman. Yan. Pasensya na po. Pero hanggat maaari, ginagawa ko po ng parang para maituro ko sa inyo yung tekniko sa pagtatahi. Pagtapas, pagsukat, at pagtahi. Yan. Yan po yung sa ibabaw niya. Ito po yung sa pinaka-backrest niya. Sa pagtahi ko po, pakikita ko po sa inyo. Tapos po, tatabas po tayo ng 6.5 by 10. Kasi ito pong taas niya ay 10 inches. Yan po yung ipapalaman nyo sa gilid para dito sa backrest. Kasi po itong sa armrest, yan po ay buo. Sarado na po yan. Ngayon, ito po magkakaroon ng butas po siya. Open po siya. Kaya lalagyan natin ng tela sa gilid. Kaya magkakat tayo ng 6.5 by 10. Plus half inch sa pagtahi. Ano po? Ayan mga kameses. Ito na po yung sa side niya. Ayan po. 6.5 by 10 inches. Dalawang piraso po siya kasi magkabilaan po siya. Ayan dito saka dito. Ngayon ang ikakat po natin ay itong armrest. Ayan. Ang haba po ay 30.5, ito po, 30.5 by, dito po, yan, 16.75, pareho lang siya, 16.5 yan. Kaya magkakat tayo ng 16.5 by 30.5.
Ayan na po, nakat na po natin yung 30.5 by 16.5 plus 1 inch po lagi ha, kasi half sa half dito sa dito saka half. Bali yung 30 po natin 10.5 magiging 31. Yung 16.5 magiging 17.5, 31.5 by 16.5. Ngayon, ito po yung sa ibabaw niya, yung armrest niya. Ito po, yan. Ito po yan, yan. Ito po ay ito. Ang ito po ay 6.5, kaya lalagyan natin siya ng tanda. Plus half inch sa pagtahe, 7. Yan po. Yan. Diyan po tutugma yung gagawin natin dito sa front na to. Kailangan magsasakto po yung kanto niya dito. Tapos dito po sa kabila, kasi ito ay 6.5 po pag tumapat nun, kaya tatapatan po natin siya ng 6.5. Ito po ay 7. Ngayon, mula dito po ay kuha tayo ng 6.5 plus half, 7. Yan. Dito po tatapat yung backrest niya. Ayan. Makikita nyo po mamaya. Ngayon, susunod natin po ikat ay ito naman. Ako. Ito. Itong kakatay ng rectangle. 6.5 by 17. Yung additional tayo 1 inch po ha para sewing 18 by 7.5. Rectangle lang po yan. Gagawa tayong ganun. O, ayan na po mga kameses, nakat ko na yung para dito sa front na to, saka dito. Ngayon, ito po, ano po ito? Ito po yung papatak dito kanina sa kantong to na naglagay tayo ng mark yung para sa sitter niyan. Di ba? Naglagay tayo, no? Yun po ay pagtutugmain nyo, pag tinahi. Ayan po. Sunod po natin na ay ito lang sa side at sa back. Madali na po siya, 30.5 by 24.5. Ito na po mga kameses. Nakat na natin yung para sa outside niya, sa side outside. Mga kameses, ako po, naglalagay ako ng name. Kasi minsan pag nakat na natin, halos pare-pareho, hindi natin alam kung para saan ba siya. Kaya ito po nilalagyan ko siya sa side. Kasi yung pong sa inside natin ay may marking naman pong dito. Kaya alam ko na para yun, para may marking po siya dito. Kaya alam kong para po siya sa inside. Ngayon, ito po sa side. Tapos yung sa back na po ang ikakat natin. Ang size po ng back natin ay 72.5 by 30.5. Kung mapapansin nyo po, may ganito siya. Yun nga po yung open dito. Ibig sabihin tagusan po yun, di ba? Kanina sa video natin. Ngayon, magkakat po tayo ng 72.5. Magdadagdag po tayo allowance para dito 1 inch. Dito 1 inch. Bali 74.5. Plus po yung sa tabi, 74.5. 75.5. Dagdagan na po natin ng 0.5 kasi sa zipper po. 72.5 plus 1 to 74 plus 1.5, 76 by 30.5 po ang taas. 24.5 po. Ang taas, mali yung sulat po. 24.5 po yung height niya. Oh. Ayan, oh. Kaya 76 by 31.5.